Magandang umaga mga ka-mega, it's me again ang inyong mega kusinera for today, Lisel Vicente, and welcome to Red Chris Kitchen. So for today's recipe mga ka-mega, ay gagawa po tayo ng cassava carioca. Magandang pang negosyo dahil maliit lang po ang puhunan pero malaki po ang ating kitaan dito. So ang ating ingredients for today mga ka-mega ay... So for today's ingredients mga ka-mega, ito lang po ang ating gagamitin. Sat kalahating kamuting kahoy, 1 cup ng brown sugar, at saka ito pong ating margarine. So, at gagamit din po tayo dito ng mantika na pamprito. So start na po tayo mga ka-mega. Ang una po nating gagawin ay kakayurin po natin ang ating kamoting kahoy. Gamit po ang ating pangkayot. So, kayurin po muna natin ito hanggang sa maubos. So, ngayon natapos na po natin kayurin yung ating pong kamoting kahoy, ay pipigaan naman po natin ito. Gamit po ang malinis na tela. Ayan. So, pigaan lang po natin ang ating kamoting kahoy. Piga lang po. Piga. Ayan. Tapos, lagay lang po natin dito. Ayan. Tapusin lang po natin ang pagpiga natin. Ngayon, na napiga na po natin ito, ibalik lang po natin siya sa ating malinis na bowl. And then, dito po natin siya lalagyan na asukal. Ito po yung asukal, half lang po ang ilalagay natin. Dahil maglalagay po tayo mamaya pag nagprito po tayo. Haluin lang po. And then, ilagay na rin po natin yung ating pong star margarine. So, wait lamang po. Ngayon, lagyan na po natin ng ating star margarine. Kahit okay lang po. Pwede rin po kayong maglagay dito ng butter, mga ka-mega, kung gusto niyo po ng butter. Ayan, then haluin lang po natin ng maayos, ng maigi. Halo lang ng halo. Hanggang sa mayan, halo po ng maayos. Ayan. So, ngayon po, nanahalo na po natin ng maayos to, pwede na po tayong mag tawag ito, bilog-bilog ng atin pong carioca. Kung ito po ay pang negosyo, gumamit po kayo ng measuring spoon. Pero ako po kasi lagi pag nagawa po ay para lang po sa amin, kaya hindi na po ako gumagamit ng mga measuring spoon. So, bilog-bilugin lang po natin. So now, nagawa na po natin lahat, nabilog na po natin lahat. Mag-prepare na po tayo para sa ating pagpiprito. So ngayon, mainit na po yung ating kawali. Maglagay na po tayo ng ating mantika. Kahit anong mantika is pwede nyo pong gamitin dito. Basta po, malinis. Antayin lang po natin uminit ang ating mantika. Ngayong mainit na po ang ating mantika, ilagay na po natin ang ating cassava balls. Okay.
ibaliktarin lang po natin yung iba. Ayan. And then, habang ganito po siya mga kamega, yung hindi pa po siya yung talagang na-fry ng maayos, is ilalagay na po natin ang atin pong yung asukal po natin na natira kanina. Ayan na ano po. Ayan. Lamang. Dahan-dahan lang sa pag, ano, lalo na pag hindi pa siya na medyo na-preprito dahil baka masira ang inyong kasaba. So, lagyan po muna natin ng asukal. Ito po yung asukal nito, ito po yung sobra sa 1 cup natin kanina. So, hindi ko rin siya uubusin dahil meron pa pong pangalawang salang. Ito pa ang ating pangalawang salang. Ayan. Hindi ko siya inubos kasi hindi po siya kasya sa ating kawali. So, antayin lang po natin na medyo matunaw po ang ating asukal. Ayan, pangalawang salang na po natin ito. Ilagay po natin ulit ang ating asukal at antayin po natin siyang matunaw. Ito po yung unang salang natin, mga kamega. Ayan, wow, wow, wow. So, antayin po natin ulit itong ating pangalawang salang. So, ngayong medyo natutunaw-tunaw na yung ating asukal, is halu-haluin po natin ito para yung asukal niya, kumbaga maging fair ang kanyang asukal. Lahat dapat po ay malalagyan po. Halu-haluin lang po. Ayan. Haluin lang po natin ito para malagyan po ng asukal po lahat. Ayan. Malapit na po tayong matapos, mga kamega. So, just keep on watching lang po. At kasunod po nito ay ilalagay na po natin siya sa ating stick. Pwede rin po yung silver na plate na yung pinaglalagyan ng mga siomay. So, choice nyo po kung saan nyo siya ilalagay pag pangnegosyo po. Ngayon po, luto na yung ating carioca. Patayin na po natin ang ating apoy at tatanggalin na po natin siya sa ating mantika. So ngayon, ready na ang ating carioca. At itutusok na natin ito sa ating stick. Ganito lang po mga kamega. Ano? Depende po sa inyo kung ilang piraso po ang ilalagay nyo sa isang stick. Tapos saka nyo po siya prepresyohan. Ayan. Ayan mga kamega, sa halagang 70 pesos na puhunan natin ay meron po akong 15 sticks na nagawa or 15 na ganito. So ayan, pero po ito mga kamega ay yung sizes nito is hindi po pare-parehas. May maliit, meron din pong mas malaki dahil po ito po ay pang merienda po lamang namin. Pero kung kayo po ay magninegosyo, kailangan nyo pong gumamit ng measuring spoon para pare-parehas po ang laki at talagang maano nyo kung ilan talaga ang kalalabasan. So ito is 15 sticks sa halagang 70 pesos na puhunan. Kaya, ayan. Kainan na mga kamega! Okay, yung mga issue, pre, na nag-share sa'yo.